na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagbubukas ng klase. Inspeksyonin ng LTFRB ang mga school bus sa buong bansa po yan at hihigpitan ang pagbabantay laban sa overloading ng mga tricycle na ginagawa pong school service. Balita natin ni Ian Cruz. Pinaplansya na ng MMDA ang kanilang traffic management plan para sa June 3, ang unang araw ng pasukan para sa mga pampublikong paaralan. Inaayos na raw ang pedestrian lane at traffic light malapit sa mga eskwelahan. Mayigit 1,000 traffic constable rin ang ide-deploy malapit sa mga eskwelahan at maging sa mga pangunahing kalsada. Ang LTFRB mag-inspeksyon sa mga school bus sa buong bansa. Dapat daw sumunod sa nakataktang kulay para sa mga school service na dilaw at itim. Kumpleto rin dapat ang mga ito sa seatbelt, door lock, fire extinguisher at first aid kit. Tutulungan din daw nila ang mga lokal na gobyerno sa kampanya laban sa overloading ng mga tricycle na ginagawang school service. May multang 1,600 pesos at 90 days sa suspension ng lisensya ang driver para sa first offense. 3,200 pesos naman at suspension din ng lisensya ng driver sa second offense. At posibleng bawiin ang registration ng sasakyan at lisensya ng driver kapag naulit pa ang overloading. Maglalagay naman ang assistance desk malapit sa mga eskwela ng PNP. Bukod sa mga kriminal, pwede rin daw i-report sa kanila ang mga nambubuli. Hindi raw sila ang hahawak ng kaso ng bata, pero ipapabot nila ito sa mga opisyal ng eskwelahan. Paalala naman ng DepEd, hindi dapat nanghihingi ng donasyon na gamit ang mga guro sa mga magulang. May nababalitan daw kasi sila na mga guro nagpaparinig sa mga magulang tungkol sa mga kulang na gamit sa classroom gaya ng electric fan. Ian Cruz, GMA News.